and shoes on his feet. And bring hither the fattened calf, and kill it, and let us eat and be merry. For this my son was dead, and is alive again. He was lost and is found. They began to be merry. Now his elder son was in the field, and as he came and drew nigh to the house, he heard music and dancing. And he called one of his servants and asked what these things meant. And he said unto him, thy brother is come, and thy father hath killed the fatted calf, because he hath received him safe and sound. And he was angry and would not go in, therefore came his father out and entreated him. And he answering said to his father, lo, this many years do I serve thee, neither transgress I at any time thy commandment, and yet thou never gavest me a kid, that I might make merry with my friends. But as soon as this son did come, which devoured thy living with harlots, thou hast killed for him the fatted calf. And he said unto him, son, thou art ever with me, and all that I have is thine. It was meet that we should make merry and be glad, for this thy brother was dead, and is alive again, and was lost, and is found. Pray, Lord, salamat sa inyong mga salita, a very famous parable about the prodigal son. We pray na itong bagay na ito, Lord, ang mensahe namin yung umaga, Panginoon, ay may matutunan kami, Lord, para sa mga magbabalik, Lord, sa mga hindi pa nag-backslide, Panginoon. I pray na ito'y mensahe, matutunan namin ang aral ng inyong buhay, Panginoon, ng isang backslider. Di maganda, miserable, but ang kabaliktaran nito, Panginoon, mga nagtatapat na, Panginoon, hindi na namin desire na lumayo sa inyo kahit minsan, Panginoon. So I pray na kayo magpala, Panginoon, kayo mga lahat. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, let's Gandang umaga po. So, title po nito is I Perish with Hunger. I Perish with Hunger, subtitle The Miserable Life of a Backslider. So, alam nyo ba yung sabi ng backslider? Tumalikod. Biblical po yan. Tignan natin, ha. Mali ako. So, paibasa po. Ready, go. The backslider. Ready, go. The backslider in heart shall be filled with his own grace, and a good man shall be satisfied from his grace. Hindi, no? Ay, mapupuno pala eh. Ikaso ng sarili niyang mga kaparaanan. Kasi pag backslidden ka, ano yung sabihin ng backslide? Ha? Ano yung backslide? Ano ba yung slide? Dumudulas. So parang kasi ang buhay Kristiyano mahirap, di ba? So may mga time na, sige lang, di ba? Minsan mahirap umattend, maglingkod, mag-ayos ng buhay, di ba? Mahirap eh, mahirap ba? Mahirap bang makinig? Kaya nga, hindi kayo nakikinig eh. Kasi minsan, ang hirap mag-focus. Gusto kong isipin yung ibang bagay. Titingin lang dito. Tama ba ba last Sunday kayo wala? Ayan, nagalit ako nun eh. Dahil kasi makulit. Okay lang yan, yan talaga. So, minsan mahirap mag-pay attention sa English. Mahirap makinig, mahirap mag-focus, mahirap umaten, mahirap gumising na maaga, mag-memorize. Diba? Hirap bang isama sa tao? Mahirap magsipag. Pag nahihirapan ka lang, hirap, gusto mo lang mag-give up. So, ganun po ang buhay Kristiyano, parang ang uphill na tinatawag. So, forward ka, so ang hirap eh. Kaso tuloy lang. Ganun ang buhay natin, pero yung iba sa atin, eh, ayoko na. Paano matulog nun? Parang yung papadaus-dos. Bumabalik, bandang huli, U-turn na.
Kasi may hita pang buhay Kristiyano, no? Alam naman natin yun. So, pero pangit din naman, no? Mag-backslide. Kaya yung pag-usapan natin, yung buhay ba ng backslider, mas masaya? Masaya ba yung mawala sa Panginoon? Hindi siya sumunod. Dati sumusunod, tapos ngayon, hindi na. Masaya ba yun? Mag-aaral natin ngayon, okay? Kaya sabi dyan, no? Ito yung sabi na, naalala ko lagi siya sabi ni Pastor to, yung mga backslider, ang hirap niyang kausap. Kasi sabi dito, napuno na siya eh. At napuno siya ng mga sarili niyang kaparaanan. Eh, okay lang di mag-church kasi may iba naman akong pwede naman magbasa sa bahay. Parang yung solwini din kahapon. So, excited ako sa apat eh, mga Kristiyano na raw. Tinanong ko, hindi ligtas. Kaso, nag-pray na raw sila, tumanggap na ako sa Panginoon. Yan, tagal ko nun eh. So, buti yung dalawa tumanggap kasi mali eh. Tinanggap nila dati eh. Yung dalawa, yung babae pa yung ayaw kasi mukhang active eh. Hirap, di ba? Pag nag-backslide ka, nasanay ka na sa sarili mong kaparaanan, yung pag dumating na yung totoo, hindi ka naman ito-tolerate ng totoo lagi, di ba? Parang alalayang ka, pero hindi, pag mali, mali. So kaya, ang ginagawa nila, nagpo-provide sila ng ibang kaparaanan, katulad yung ibang religion, ibang Bible, ibang philosophy, ganyan yan eh. Kaya ang hirap kausapin. Hanggay, ano pa? Pero maganda naman dito, ayan, so meron namang Jeremiah, paulit-ulit yung backsliding. Oh. At ang tinutukoy dyan yung Israel, kasi nga nung una, naglingkod naman talaga sila. Diba kanina yung binasa natin, yun yung pinaka-heyday ng Israel. Nasakop na nila dahil sa kupin, halos mayaman sila. After nun, magbabackslide yung hari muna. Bandang huli, lahat na ng tao halos. Okay, dito tayo sa Hosea, pakibasa, ready, go. And my people are meant to backsliding from me, though they call them to the Most High, not at all Jesus. Okay, so, napansin nila, ano na yung unang ginagawa nila? Tinataas nila ang Diyos. Pero later, hindi na, halos wala na. So, yung dating ginagawa nila, balik, ayaw na nila. So, yung pong backsliding. So, yun natin yung miss. Ano yung sabihin ng miserable? Muna tayo sa misery. Okay? Matinding word dyan. Alam niyo ba yun? So, 7 lang. Dito tayo sa Job 3:20. Ako muna. Wherefore is light given to him that is in misery and life unto the bitter in soul. So, medyo parallel yung misery tsaka bitter. Sino gusto na mapait? Ngayon ako dyan talim na ano, kung may sakit kayo, yung ano, lahat daw ng sakit nagagamot eh. Joke lang yun. Yun na sabi, yun na si ano, Lazada, ewan ko. Hindi ko alam. So yun ha, huwag yung paso. So bitter. Lazada. Magkano daw? Mira. Ito, si basahin ng mga lalaki. Ready, go. Let him drink and forget his property and remember his history. Okay, so ito yung pinag-uusapan. Kaya ito, ginagamit ng mga lasinggero to eh. Okay lang palang ano eh. Uminom eh. Para makalimutan yung problema. Kaso lalo akong madadagdagan ng problema. Pang-asal po yan. Ibig sabihin, parang minamak ng lingkod ng Diyos, yung Proverbs. Yung mga tao, parang wala ng pag-asa. Obviously, may pag-asa kang anak ng Diyos, di ba? So, gusto mo ba yung ibigay sa'yo yung mga wala ng pag-asa? Ito, wala kayong pag-asa. Sige, uminom na kayo. Gusto mo yun? Anyway, kaya ang hirap ng ano, lasinggero, di ba? Miserable. Ano pa? Hindi lang natin. Ito, ganda to. Okay, basa sa ito po yung ano no? Ay basa, ready lahat, go. His mouth is full of cursing and bitterness. Bitterness naman. Their feet are swift to shed blood. Matay tao. Destruction and misery are in their
Okay, actually, Romans 3, alam natin yan, di ba? They quote sa, pinagsama-sama po sa Isaiah, sa Proverbs, sa Psalms. So, ito po yung sinummarize anong klase ng yung mga taong wala sa Panginoon. So, anyway, hindi naman lahat po meron sa atin, pero isa yan, no? Magkasama na naman yung destruction and misery. So, maganda bang maging miserable? Negative yan. Tingnan natin yung miserable. Hindi ko nilagay dito kasi manamit eh. Ito, iba sa ready, ako na lang. If in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable. Ang context po nito, 1 Corinthians 13, resurrection. Kung sabi na iba, hindi naman totoo yung resurrection. Pero totoo yun. Pero kung totoo na walang resurrection, sabi ni Paul, walang kwenta na yung buhay natin. Mga Kristiyano, hindi pala totoo yun eh. So, nakita niyo yung misery ng miserable, matindi yan. And, ito, pakibasa niyo. Ready, go. Revelation 3. Because thou sayest, I am rich and increased with goods, and have need of nothing, and knowest not that thou art rich and miserable, and poor, and blind, and lame. Okay, ito naman yung, anong church to? Nangutang ko eh. Lukewarm. Ito yung Laodicea. Okay? So, yung Laodicean Church, mayaman sila. Mayaman. Walang kailangan. Pero tingin sila, sa kanilang Diyos, mahirap sila. Okay? At ang sabi dyan, miserable. Miserable. At mahirap. At bulag. At nanghubad. Walang masuot. Sinong walang masuot dito? Ngayon, uwala na yung mga ano, di ba? Okay lang, mag-asawa ka doon. Pero sa kanila dati, talagang paghubad-hubad, wala eh. Kaya mahal lang ano sa kanila dati. Minamano-mano yun, bago. So, gusto ko sabihin dito, naitindihan niyo pa yung miserable, maganda ba? Sino gusto maging miserable? Again, title po nito, I Perish with Hunger, subtitle, The Miserable Back, The Life, Miserable Life of a Backslider. Ang hirap niyan. Okay? So, ngayon, alam nyo naman yung perish, di ba? Sabihin nun, ay pwedeng ma... Tingnan natin yung perish. Either... Pwedeng paghihirap, pwedeng mamatay, pwedeng ganun yan eh. Yan, tama. That they perish not to the famine. Perish, ibig sabihin, unti-unting malanta or masira. Hindi tayo sa New Testament. Alam nyo, John 3:16, ano sabi doon? For God, that... So, kabalik talaga ng everlasting life. Pangit, di ba? So, pag sinabi lang perish, ibig sabihin na hindi maganda. So, hunger, alam na natin. Sinang gutom na? Oh, gutom na ako. Alam kung bakit. So, ikukumpara natin lahat yan. Hindi ko lang matapos natin. Pero, alam na natin yung binasa natin kanina sa Luke 15. Ito po yung kwento. Actually, parable. Yung nangyari, kinuwento ng Panginoon para ituro niya sa mga tao yung maraming katotohanan, okay, nasabi natin ito last time, pwede ito sa mga ligtas, pwede sa mga unsaved. Ang context nito actually sa unsaved, sabihin, para tayo pumunta sa Panginoon. Pero today, kukunin natin yung sa mga saved. Pwede kasi sa mga saved to. Pwede natin kumpara yung ama doon sa tatay, sa Diyos Ama, yung mga anak sa mga ligtas, magkapatid. And then, yung ginawa niya is yung pag-backslide niya, umalis siya. And then, ano pa nangyari doon? Okay, isa-isa natin sa ating points. Okay? So, number one, characteristics of a backslider's life para ma-discourage tayo kung hindi na mag-backslide. Amen? Gusto nyo ba mag-backslide pa? Sana, wag na. Basta, hindi ako nag-backslide eh. Salamat. Huwag ka nang gumaya. Amen? At pag nag-backslide ka, bumalik ka. Yan ang message. And number one, unang gusto natin linawin, verse 11, sabi po dyan, and he said, a certain man at tusa, sa magit ko na kanina. Pwede yung kumpara to sa mga ligtas. Kasi mga anak ng Diyos eh. Anak ka ng Diyos, ligtas ka. Pero lahat ba ng anak ng Diyos, matino? Hindi nga pag-usapan. Hindi. Iba, nagtatamad-tamad. Hindi ginagawa yung kalooban ng Diyos. Ano pa, minsan nakakasira pa nga eh. Pero anak ng Diyos. Kaya yun ang gusto nang linawin ha. Hindi lahat ng
Ang topic po natin ngayon, mga anak ng Diyos ngayon, kaso nag-backslide. Tumatalikod. Yung kausap ko nga kahapon, yung mga Pentecostal yun eh, yung pang-meaning eh. So, paano ako maliligtas? Eh, dapat po gumawa ng mabuti. Eh, kailangan ka maligtas, ilan ang gagawin mong ano, mabuti? Kailangan, pag tumaligod mo talaga, nawala sa Diyos, yung hindi ligtas yun. Sir. Ha? So, mali eh. So, hindi po ganun. Ang anak ng Diyos pwedeng mag-backslide, hindi na mag-church. Masama yun, pero pwede nilang gawin. Ibig sabihin, posibleng gawin nila yun. Nangyayari yun. Yung sabi ko, ha? Hindi dapat, pero nangyayari. So, pero pag ligtas ka, anak ka. Okay? Okay, number one. So, kailangan maintindihan natin yun. Pero, sub-point doon, sabi dyan, and the younger of them. So, sa ating mga kapatid, may mga bata, yung mga mas matanda na. So, kaya ang point natin dyan, or sub-point, yung iba nating mga kapatid, mahina. Yung iba, baguhan. Yung iba, hindi alam expect nila, sarili nila, sa Diyos. Okay? Ganon tayo, mga Kristiyano. So, kailangan yung pastor na mag-ano dyan, pero kayo din, tingnan nyo yung mga kasama nyo, huwag nyo expect na agad na mature ka na agad. Mature na to, dapat, ano na to, matagal na to. Hindi po, ang paglago po ay hindi sa oras, sa taon. Dapat, ganun. Usually, pag matagal ka ng member, malamang sa hindi, dapat mature ka na, pero hindi nga nangyayari. Kaya, consider lang natin, iba dyan, mahina, alalayan natin. Amen? Yeah. Ngayon, kung ikaw yung mahina, aminin mo, mahina ka, hindi nagpukunwari ka, okay na ako eh, huwag mo sabihin ng ganyan, huwag mo sisigawa, mas to, huwag mo akong kakamustahin. Kamusta ka na, mukha kang ano, mukhang hindi ka na nagbabasa ng Bible, ha? Mukha kamustahin. Okay lang ako. Aminin mo, amen? May mga taong, may mga Kristiyanong mahina. Bata pa. Okay? So, consider your level of maturity. At yan naman ay magmamanifest. Alam nyo ba yon? Ang mga Kristiyanong alam mo na hindi pa malago, makikita mo yan. Ano bang kinakahiligan niya? Ano bang ginagawa niya? Ano bang hindi niya ginagawa? So, kaya sabi dito, yung younger sabi, Father, give me the portion of goods that fall to me. And he divided them his living. So, nasa utak niya, pera. Ganyan po yung mga karnal, yung mga baguhan. Ano pa? Happenings. Gusto, masaya. Diba? Pag wala nang saya, okay, next year na ulit ako pag may swimming na ulit. Diba? Mga ganun eh. So, nakita niyo ba yung ano nangyari dito? Hindi pa nga patay yung tatay niya, kinuha na yung mana. Maling-mali, di ba? Eh, siguro, mahal naman siya ng tatay niya. Sige na nga, mali rin yung tatay dito eh. Okay? So, pero, ganyan ang utak ng mga karnal. So, tingnan niyo yung sarili niyo. Ano bang lagi nasa isip ko, pupunta ako sa church? Napilitan lang ba ako? Pagkain ba? Yan, amoy ko na naman. Bakit ako nasa church? Wala lang. Bakit ako nasa church? Kaibigan. May kaibigan ako. Pag wala ng kaibigan, wala ka na rin. Pamilya ko. Pag wala na yung pamilya mo, wala ka na rin. Alala ko, di ba, yung kaibigan natin, nakakaawa nga. Pero ganun nangyari sa kanya. Spiritually, okay na okay siya. Kasi yung asawa ng kapatid niya, medyo kamag-anak mo na rin yun. Tiniwalag. Anong ginawa niya? Anong gagawin mo, Ma'am Joanne, pag tiniwalag ko si Jamie, kunwari? Kasi nagloko-loko. Ayoko na rin sa church. Tiniwalag mo yung anak ko. Tandaan nyo, dito kayo pa sumumba sa Diyos. Amen? Mag-aral, magtapat sa Diyos. Yung kamag-anak nyo, alam ko sensitive yan. Sabi nga nila, blood, ano ba yun? Blood is thicker, one. Water. Eh kung water is word of God, sana mas thick yun. Amen? Kung anak ka ng Diyos. Kung nagkamali yung ano, tingnan nyo ha. Kung nagkamali ko na, si Jamie na lang, huwag naman ha. Ma-heart attack ako pag si Jamie ay ano. Nag-addict-addict ko na. Diba? Pag tiniwalag si Jamie, tapos sinuportahan mo pa, ano mangyayari? Bukod sa matuto siya, I mean, bukod din bukod, sa halip na matuto siya, lalo siyang kinampihan mo eh. Yung nangyari ito, kaya ang lungkot namin, ano, balitaan namin, eh, paano nga matututo yan? Eh, may problema nga eh.
ginawa nila, sinupultahan nila, siniraan nila yung church, yung pastol. Hindi nyo alam gaano kahirap yun sa pastol. Umalis na rin. Huwag nyo sasambahin yung kamag-anak nyo. Amen. Ano pa yung mga importante sa atin? Kaibigan. Yan. Business partner, mga ganun eh. Yung napansin ko kasi sa church, ganun. Pag umalis yung isa, medyo karnal, hindi malago, yung mga magkakaano, alisan na rin yan. Okay, alam natin yan, nangyari na sa atin yan. Tama ba yun? Mali. So, ganyan po. Pero dito pa lang na tayo muna. So, consider level maturity, magmamanifest yan. Pag mali sila dito sa maling paraan, sasunod ka pa. Ngayon, kung tamang pala, ano na, si pastor, ano na, hindi na King James, ag-adultery ni si pastor, okay lang yun, umalis ka na. Ako din, alis na. Hindi, ako. Hindi yung mangyayari yun, pero, kung sakali lang. Intindihan niyo ba yun? So, number two, actually, ganun din, sabi dyan, ano bang ginawa nito? Dahil ang utak niya, nasa maling bagay, dun yung actions din niya. Ganun lang po yan. Ng utak mo ngayon, mga bata, ha? Mali yung action mo, wag ka mag-expect na lalago ka sa Panginoon. Amen? Tama ba utak mo ngayon? Umaga, tumingin kayo sa akin. Yung dahilan, bakit kayo dito? Tama ba? Oh, panatilihin nyo na tama. So, ito pa. So, kung mali yung utak mo, pati gagawin. Kaya anong ginawa niya? Nasa utak niya, pera. Eh, kinuha niya na lahat. At anong gagawin mo sa pera kung di ka naman marunong? Sabi dito, umalis-alis siya at pumunta siya sa malayong lugar. Sabi daw, they're wasted this substance with riotous living. Ganun po yan. Number two, carnal. Ganyan po, mga backslider. Kung ito ay totoong iglesia ng Diyos, aalis ka ba dito? Hindi dapat. Anong papalit mo dito? Sige nga. Anong papalit mo sa gawain ng Diyos na tama, na maayos? Hindi naman tayo everyday. So kaya kalman, magsasayang ka lang ng oras. Okay? Yung talino mo, asayangin mo, ganda mo, pogi mo, sayang. Ganyan ang mga backslider. Riotous, pag sinangin riotous, parang ganun din, kahit ano na lang. Ganyan ba gusto nyo? O sana hindi. Number one, ligtas yan pero carnal yan. Number three tayo. Number two yung carnal. Number three, anong ginagawa ng mga backslider? Pansinin nyo to, sana huwag natin gawin. Pero pansinin lang natin, alamin natin. Pag backslider yan, ano? Anong ginawa niya dito? Ba't di na lang siya doon gumastos? Sa banda, well, taga-Pilipino. Di ba pera? Ba't di na lang siya doon mag-happy-happy? Ba't na kailangan umalis sa kanyang magulang? Kasi ganun ang backslider. Hindi niya kayo manatiling. Pupunta siya sa malayo. Okay? At doon siya mag-happy-happy. Kaya ang backslider number 3, isolated yan. Ibig sabihin, humihiwalay siya sa tama. Tandaan niyo to. Nasa inyo ang utak nyo, hindi ko naman kayo pwedeng kontrolin. Pero pag umalis kayo sa maayos na Baptist Church, saan kayo pupunta? Kung pumunta kayo sa another Baptist Church, okay pa yun. Pero kilala kong mga kilala kong ano, talagang backslide talaga. Eh, alam naman kung pumunta kayo sa another Baptist, na ganun din. So madalas pupunta kayo sa mga CCF, sa mga Victory, ganyan. Okay? So kaya dito ginawa niya, nagpakalayo-layo siya, lalo siyang napahamak. Okay? So huwag niyong a-isolate yung sarili niyo. Amen? Ba't niyong a-isolate yung sarili niyo? Mabaho ba kami dito? Ha? Wala ba kaming kwenta? Ayoko na sa yan. Ayoko, makikita kami mukha ni Pastor. Ayoko na. E pag anak kita, wala kang choice. Okay. Salamat din si Kim. So, ganyan yan. Kaya huwag kayong magtataka. At ako hindi nagtataka. Bakit? Iba lumalayo. Kasi may ayaw sila dito. Ngayon kayo, pag may ayaw kayo dito, isipin nyo rin. Tama ba na ayaw ako yun? Yung sumisigaw, ayaw ako nun. Ako, ayaw ko rin nun eh.
Gusto mo ba, magkit ko sa inyo dati, yung mga babae. Nung una, ano yan eh. Ganyan, pamitkit lang yan. Pero pag naging magulang yan, minsan di mo iwasan yung sigaw. Kasi yung anak mo, hindi mo gusto mo pahamak. Minsan, kailangan yun eh. Nagsabihan, walang ibang paraan. Ano pwedeng, ay, naglolo ko na yung anak mo. Cyrus, huwag ka naman mag-gala-gala, huwag ka naman mag-drugs. Dito ka lang sa bahay. Hindi pwede, diba? Lalo pagtatay. Sisigawan ka nun, di lang. Gulpi ka pa. Huwag talagang loko-loko. Okay? So, number 3, isolated. Huwag nyo isolate sarili nyo. Lalo kang may kwento daw si... Basta maganda yung kwento, pero... Albinis kasi yung siya eh. Pero anyway, gamitin na rin natin. Okay? Isang pastor daw, hindi ko lang mapangalanan. Eh sa kanila, malamig eh, di ba? Sa Europe, ganyan. May panahon na malamig. So yung pastor, siyempre, alam na nun, na-preach ko na lahat, yun ang masasabihin ko dito. Binisita niya kayong member, nag-backslide, hindi na umaten. So binisita niya, hindi niya alam kung nasabihin niya. So nakita niya doon, mayroong ano, fireplace, alam niya fireplace, yung mga, ano, yung mga baga doon, di ba? Ginawa niya, yung chimney na sa taas, sa fireplace. Hindi natin alam kasi wala tayong ganun, no? So ginawa niya, kumuha siya ng isang baga, tapos nilagay niya sa hiniwalay niya sa baga, nilagay niya doon sa harapan ng member na backslider. Wala siya sinabi siguro dahil masama rin ang loob niya, pinakain, nilagaan yung kapatid, tapos umalis. Wala siyang masabi. So, yun lang, binisita niya, pinapasok naman, pero ginawa niya, kumuha siya ng baga, inalis niya, sabay alis na, bye-bye. Ang ginawa ni pastor, pumunta dito. Yung pala, bandang huli, matalino yung pastor eh. Ano yung sabihin pala nun? Illustration pala yun sa kanya. Anak, kapatid, salamat, ligtas ka. Pero pag ikaw, humiwalay ka sa church, ano mangyayari sa'yo? Parang isang baga, pag nagbabaga yan, magpapainitan kayo, di ba? May iinit ka dahil sa init nung, sa paglilingkod ng kasama mo. Ayaw mo mag-solwining, kaso yung kapatid mo, oh, solwining tayo. Bukas ulit, sige. Uy, inaaral, kabisado ko na yung mga verse. Kahit anong gawin mo, dahil naiinitan ka rin doon sa kapatid, hindi ka manlalamig. Okay, pero pag hiniwalay mo yung sarili mo, ano mangyayari sa baga? Nakita niya, mainit pa rin naman. Kaso habang tumatagal yung panahon, walang kasama, walang fellowship, bandang ulit, mamaya, wala na yung baga. So, ganun din yung mga Kristiyano po. Amen? Kaya sabi dito, huwag mong i-isolate sarili mo. Yung mga backslider, gusto niya i-isolate sarili niya, kailangan sila yung balik. Amen? Number 4. So, magtatagal tayo, ha? Kasi ayoko na ng part 2, eh. Number 4, sabi sa verse 14, sabi dyan, and when, pakibasa nga po, ready, go. And when he had spent all, there arose a mighty famine in that land, and he began to be in want. Okay, so ano nangyari? Wala na siyang pera, kanina, ang dami niyang pera. Riotous living, eh, kahit ano na lang. Sugal, babae, ginastosan niya lahat, hindi nagtrabaho. So, nagkataon naman, hindi naman ibig sabihin lagi may famine. Pero yung famine, katulad ngayon, may famine ba? Bumabalik na ba yung gas? Ang hirap nun, di ba? Kung ikaw yung tama-tama lang yung sweldo mo, tapos puro inom ka pa, tindi mo ha. Alang ano, may kilala ba kayong ganun? Kami nga ako, yun, sa bagay, ngayon year lang ha, gumastos na sa birthday, kumain lang kami sa labas, yun lang. Pero may kilala ako, matindi. Every year. Hindi nga mayaman, hindi pa mayaman. Pero pag birthday niya, nako. Grand and grande, inuman. O party ha, birthday ko, sa akin lahat yan. Ako taya. Ganun to eh. Kilala ba kayo ganyan, huwag niyo nang gayahin. Okay? Eh nagkataon naman, siguro gusto talaga siyang turuan ng Diyos, nagkataon na, ano, tumaas ang gas. Okay? So, eh, kumpita, ako, ayun, ko, hindi siya mayaman, mahirap lang siya, pero at least kumpyutado niya na, ano ba yan? Kalkulado niya na yung gastos. Eh kaso, pag nagkaroon ng famine, tataas lahat ng presyo. Okay? Ano na yan sa kanya ngayon? So, yun, wala na siya. Pag sinabing in want, ibig sabihin, nangailangan na siya ngayon.
Kaya number 4, alam niyo ba yung mga backslider? Ano nangyari? Pag in-isolate mo yung sarili mo, umalis ka doon sa mga katulong sa'yo, spiritually. Ano nangyari sa'yo? Wala ka security. Konting ano lang, patay. Wala na. Wala man lang tumulong sa'yo. Salamat kahapon na nasiraan niya ako, di ba? Buti na lang, may tumatawagan ako. Paano kung wala? Hindi ko alam gagawin yun. Okay? Alam nyo, ganun ang buhay nyo. Amen? Darating yung problema. Eh, pag iniwanan mo yung mga tao na makakatulong sa'yo, spiritual na tayo ngayon, ha? Balik tayo spiritually. Sa palagay mo, makakalapit ka doon sa mga kapatid mo ngayon, mahirap. Mahihirapan ka, mahihiya ka. Kaya yung mga lagi sinasabi natin, mabatingin naman rin, nahihiya po ako eh. Kanino ka nahihiya? Sa Panginoon, sa aking pastor eh. Balik ka na lang, parang hindi ka na mahiya. Pag bumalik ka na, after 1 year, nakalimutan na nila yun. Matutuwa pa sila. Amen? Amen. Pupunta tayo dun eh. So, walang security sa mga backslider. Mahirap. Hirap bumalik. Hirap kumuha ng tulong. Patay ka. Ano yung famine? Sino gusto magutom? Kaya natatagalan natin ito para ang title po nito is I Perish with Hunger. Okay? Kaya dalawang oras ako mag-preach. Para, medyo, 1.5. Hindi, seryoso po. Kasi 11 points to eh. Parang maramdaman natin. Naku, hindi na ako babalik dyan, basta. Darating lang ni Kim eh. Pagbigyan na natin, okay? Ha? Ang hirap ng gutom. Sinong gutom? Sinong gusto laging gutom? Wala sa atin. Di ba, naaasal nga ako. Uminit ulo ko pag gutom ako. Napansin mo ba yun? Stephen, ganun din. Kahit sino po, pag gutom. So, pag gutom ka spiritually, gusto mo yun? O, hindi ka na nagpa-Bible, tapos kakamusta ka, kamusta ka na ba? Bago may nakamusta? Ite-text ka niyan, di ba? Salamat nga kayo yan eh. Eh, kamag-anak nyo kasi yun eh. Pero, ako, matagal na akong di sinasagot nun. Kaya, ang hirap nun, di ba? Yung mga iba rin, ganun. Kinakamusta mo, parang galit pa. Kasi nga, deep inside, alam nila na napahiya na sila. Again, pwede ka naman magbago. Okay, so vulnerable to problems, famine, hunger in one. Ganyan po yung mga backslider. Kunting ano nyo dyan is, ang hirap kausapin. So kaya ang lesson, obviously, mamaya dito is, huwag ka naman mag-backslide. Ang hirap pala nun eh. Next is parang ganun din po, no? Sabi dyan, ano nangyari na? Eh di wala na siyang pera, eh may famine pa, ano gagawin niya ngayon? Ang ginawa niya, anong pwede niya gawin? Sabi niya dito, he joined himself into a citizen of that country, hindi na masama yun. Kasi sabi dito, and he sent him into his fields to feed the swine. Sa palagay mo ba, yung mga kaibigan mo, happy-happy kayo pag wala ka ng pera, eh kaya nga kayo naging close, mapera kayo. E pag wala ka na, sa palagay mo, anong gagawin sa'yo nun? Hindi pwede yung ano lang, di ba? Friends pa rin tayo, kung ano kakainin ko, kakainin mo rin. Huwag wala kang magtabaho. Hindi ganun. Kaya sabi nito, sige, dito ka, magtabaho ka. At ang trabaho niya, hindi niya gusto. Okay, sino dito ang gusto mo, ano? Sa bagay iba dito, cowboy din, eh, no? Pero kung nga, katulad yung Stephen, lumaki ka sa ano, kaya sino ba? Hindi naman lumaki dito with the pink silver spoon. Ha? Wala naman. Si Tame. Prinsesa to eh. Tapos kunwari lang, si Pame, di nag-spiritual, nag-backslide. Anong trabaho makukuha mo dun? Imagine mo ba? Man, hindi ka na nag-aral. Mababalkada ka dyan kung kanikanino na lang. Sa palagay mo, anong gagawin sa'yo yan? Gagawin ka prinsesa? Hindi. Maniwala ka. Kanya-kanya na yan. So kung saan ka mag, ano, so sige, kahit na, magpakain lang ang baboy. Hindi nga masama yun. Spiritually, ito spiritually, ano masama dyan? Ha? Sa yung mga kasama mo, mga bakla. Wala kang choice eh. Mag-ano ka na lang sa showbiz. Kasi kahit ano na lang ang trabaho. Ano pa, yung mga nakadiling trabaho. May kausap ako kailan lang eh. Malimutan ko pero yung mga ayaw mo, di ba?
manlolo ka ng tao, mag-offer ka ng credit card, alam niyo yan? Hindi naman masama yun, kaso, napansin ko lang, siguro ayaw nung magtrabaho ng iba. Kaya yun ang pinasok nilang trabaho, habol-habulin mo yung, kasi nakakasaw mo eh. Kasi may ano ka na, credit card ka na. Yung mga tao, gawa gano'n eh. Ano pa yung mga trabaho ang ayaw nyo, pero pag wala kang choice, pag gagawin mo na, di ba? Okay na rin yun, kasi sa mamatay ka, di ba? Pero, hindi mo gusto. Ganun po yan. Kaya ngayon, saan na pupunta yung mga nag-backslide sa maayos na church? Kasi ako, alam ko, kasi nakikita ko eh. Ganun sa amin, ganun. Ano nasa na? Yan, magtsatsaga lang kahit ano. Ano ba church meron dyan? Sige na nga. Kahit pa paano kasi ligtas pa rin eh. Hindi naman niya makapagtsagang hindi nag-church. Diba? Pero hindi ka na babalik doon sa Baptist kasi yung mga Baptist minsan magkakilala din. Hindi na pinag-chichismisan pero minsan gano'n kasi nga we care for you. Amen? Kasi basta kaya po gano'n usapan nila dati hindi ko maintindihan yun eh. Yung pala, gano'n. We care for you. Pag tiniwalag ka dito, bakit ka hindi bumalik doon? Ngayon, kung talagang inayos mo na okay lang yan. Pero napakahirap, di ba? Na-imagine nyo ba, both physically and spiritually, ang hirap bumalik. Pag backslide ka. So, number 4, no security. Number 5, ganun din halos. Sabi dyan, and he would feign. Okay, nagpapakain na nga siya ng baboy, pero ganito po yan, natandaan nyo to. Sino dito nagtabaho sa Jollibee? Nanay. Pinapakain ba kayo doon ng ano? Yung iba ganun eh, no? Pero iba hindi, kasi nga binibenta nila yun. Walang kamapatan. Pag ayaw nung owner na bigyan ka nung kahit pinapakain mo yung tao nun, naglalaway-laway ka na siguro doon. Diba? Burger, spaghetti. Ito, baboy. Kainin ng baboy. Gusto niya pag sinabing he would feign have filled his belly with the husk of the swine, did it. Gusto niya ng kainin, sobrang gutom. Gutom na ako, wala nang bibigay sa akin. Ito, gusto ko ng kainin. Ano ba yung husk? Parang ipa, masarap ba yun? Kinakain ng baboy, okay na rin sa akin yun. Pag nakita niyo kung gano'ng kamiserable yung buhay na yun. Kaya yung iba niyo pag nag-backslide, ay, ayaw na akong kaibiganin ng mga matinong Kristiyano. Doon ako sa siraulong Kristiyano. Mga karnal. Diba? Puro excuses sa buhay. Pwede na yan. Gusto mo ba ganun? Dito sa church natin, kaya quality yung tao dito. Kasi yung salita na yung sino pinipreach. Hindi natin kinukompromise. Kaya may nagstay dito, may nagtagal, quality yan. Ngayon, pag di ka na pinapansin, kasi loko-loko ka eh. Mahawa pa kami sa'yo. Diba? And, babalik sa atin mamaya yan. Pero gusto ko sabihin, minsan kaya ganun, eh, spiritually, nag-aalaga ng baboy, gutom na. Ganyan po yan, yung man, sobrang nahiya na lang. Minsan, may kilala kasi, kinokontak ko, nung una, sumasagot pa, pero nahihiya talaga eh. Pinapakiramdaman pa ako, na baka makipag-ano pa ako sa kanya. Si Pastor kasi, ganyan. Ganyan yan eh. Pinapakiramdaman ka. Pag naramdaman nilang andito yung loyalty mo, ba't bang wala, mahihiya na sa'yo. Hindi ka nakakausapin. Pero pinakamusta mo pa rin. Kamusta ka na? Ba't bang wala, wala na. Sana huwag nyo nang maranasan yun. Amen? Amen. Yung spiritually down na down ka, gusto mong kainin yung mga tira-tira nilang, ayaw pa rin pakain siya yung tira-tira. Di ba? Nabagin siya sa inyo. Gusto niyang ano eh. At least gusto ko nila mag-church kasi leader siya dati. Ang hirap nung nasanay ka, katulad ni Brad, kaya huwag mo kasi backslide ba, ha? Pinagbigyan ka na ng Panginoon, amen? Pag pinaglilid ka dito, iba yan, ibang level yan. Huwag mo sayangin. Ganon siya, leader siya, lahat alam niya sa church, eh nagloko. Pwede ka bang ipag-lead ka ulit sa church? Hindi. O sige po, Pastor, huwag mo lang pag-lead, gusto ko lang umattend. At hindi pa rin pwede. So kaya parang nakikiusap, inaawa rin ako, sige na nga, kaso hindi pwede, hindi tama. Intindihan nyo ba yun? So yun na lang eh. Sobra naman yan, Pastor, nangyayari yan, especially spiritually. Kaya may mga example tayo. Okay, next na tayo. Naawa na ba kayo? Eh, iba naman ganito. Pag hindi na talaga kaya,
binabaliktad naman, de, okay lang yan, wala yan. Pangit din yun. Maganda, aminin mo na yung kasalanan mo. Punta tayo mamaya. So, anyway. So, number five, poor and miserable. Nabanggit natin kanina yung miserable, di ba? Parang wala ng pag-asa. Almost hopeless. Next is, pero ito yung maganda. Positive na tayo. Sabi niya na, he come to his senses, sabi dito. Sabi dito sa 17, and when he came to himself, pumunta siya sa kanyang sarili. Anong sabihin? Anong sabihin lang? Napauhan siya. Naalala niya na dati, ang saya-saya niya kasi mayaman naman yung tatay niya. Meron pang mga, pag sinabi hard servant, may mga ano sila, may yaya, may driver, may tagaluto, yaman mo nun. May sarili kang ganon, ano pa? Yung mga hire nila, ibig sabihin, yung mga utusan nila, hindi lang, lalo sila, pero yung mga utusan lang nila, merong bread to spare. Ibig sabihin, sino ba yung kilala natin ganyan? Minsan, hindi lang hindi inuubos yung ano, pagkain sa amin kasi, naalala ko, ganun, minsan may habang din eh. Pero kahit ng mga maliit pa yung sweldo namin, yung mga bata pa kasi, minsan yung kakain sa Jollibee. Diba? Sino gusto ng Jollibee? Nagutom na talaga kayo, diba? Masarap na sa amin dati yan ngayon, ano na kami dyan, nausukan na kami dyan. Kasi dati gano'n, pag nagtabawa niya sa Makati, so, yung OT pay namin, ano, wala. So, pero pwede kayo kumain ng ano, ganyan, basta may resibo. Eh, KFC, ang sarap nun, diba? Pero dumating kami sa panahon na yun, pabihan, nausukan na ako dyan. Yung sinasabi ng kasama ko, magkakapakpak na tayo dyan eh. Huwag naman, iba naman, eh, wala naman ibang pili. So, ganun yung mga workers. Ay, mas gusto mo na yun, di ba? Pag naghirap ka, pag dumaan ka sa paghihirap talaga, di kahit KFC, wala ka. Kahit nga ano, wala eh. Kaya, nakita niya, naalala niya, buti na lang, naalala pa siya. Di ba, kaya mga backslider, sana maalala. Kung nag-backslide kayo, ha, Rapi, sana maalala niyo kami. Ayoko mag-church, eh, sa church, ang saya. Awit-awit ka lang, may fellowship. Diba? Masaya, tawa-tawa ka sa preaching ni pastor, diba? Kung nagpapatawa si pastor, kahit kami. At least masaya. Diba? Hindi yung miserable ka. Na alam mo, ikaw yung object ng galit ng Diyos. Amen? Amen. Sana maalala mo ito, naalala niya eh. Na pag nasa comfort ako ng pag-aalaga ng Panginoon, masaya ang buhay, pati yung mga servants na inutusot-susa namin, pati sila, maraming pagkain. Eh ngayon, gutom na gutom ako. Kaya ngayon, napauhan siya. Kaya sabi dito, kinumpa niya yung sarili niya sa mga servant, sabi niya, pero ako, ito yung title natin, I perish with hunger. Gutom na ako, wala mo namang bigay. Eh kasi loko-loko ka eh. Andun ka na. Sa maayos na lugar. Huwag mong sayangin. Amen? Spiritually, lalo na ganon. Sabi na sabi lagi sa inyo, pag umalis kayo sa maayos na church, hindi ko alam kung saan kayo pupunta. Pagpapalit niyo yung maayos, saan ka pupunta ngayon? Hindi ka pupunta sa ganon na naman. Pati utak mo, apektado na. Mali na yung pag-utak mo. Iba na. Hinahanap mo, mali. Pag umalis ka sa maayos, hahanapin mo, mali na. Ewan ko. So ngayon, yun na, inanin niya yung pagkakamali niya, gutom ngayon siya spiritually sa atin ha, sa case natin. Spiritually, gutom na gutom siya, hihingi ka ng tulong kay pastor, nahihiya ka. Ay, sa kay kapatid, mabait yun eh. Eh, nasabihin sa'yo nun, ba't ka nga ba nag-backslide? Ay, ayoko rin sa'yo. Doon sa pinakamal na kapatid, eh si pastor magaling, in-announce, okay, itong kapatid na to, i-restore natin siya pag nagbago siya, nagsisi siya, kaso abang hindi. According to the Bible, huwag niyong papansin eh, huwag niyong kakaibiganin. Eh di kahit yung pinakamal sa ano, ay si Rapi siguro, tatanggapin na ako nun. Wala, saan ka ba? Hinahanap ka rin pastor eh, pastor ka na naman eh. Ang pag-usapan ng church. Wala na. Wala na siya mapuntahan. Gutom na siya. Eh, Bible study na lang tayo dito. Maganda Bible study tunay sa church. Bible study ka dyan. Tayo-tayo lang.
Ganon. Nangyayari yun. So, yan na. Gutom na, gutom na. Gutom na ba kayo? Okay lang yung pagkain. Mapalitan mo yan. Spiritual. Gusto nyo maranasan yun? Yung gutom ka na? Hindi ka makalapit, hindi ka makalipat ng church na maayos. Hindi ka na rin magbasa kasi nakibuy-buisit ka na, naaalala mo yung kasalanan mo eh. Hindi mo na rin magbasa. So, ang hirap ng gutom sa pag-aaruga ng Diyos kasi ikaw yung nagkasala. So, sige, next na. So, ito na ngayon yung positive kanina. Nakita niya, masama pala siya, nagkasala siya, sabi niya dito. Number 7, nagpakababa na siya. Okay, sabi dyan, I'm no more worthy. Okay, nakita mong mali ka na. Kaya hindi na ako tinatanggap sa church kasi sobrang yung kasalanan mo ngayon. Pero sinabihan ako, pag nag-ayos ka naman, pwede ka nang bumalik. Parang sa mga tatay natin, ganun yan eh. Kaya sabi ngayon dito, hindi na ako karapat-dapat nagpaka-ano siya, I mean, nagpakababa siya. So, tuloy namang, ayaw ka ng leader, pastor ka, ano ka. Huwag ka na mag-leader, at least, ando ka na lang. Kaya sabi nyo dito, hindi na ako karapat-dapat na tawagin na anak. Kaya sabi dito, tatay, pwede ba, gawin mo na lang akong parang alipin. Or, no, si Stephen, nagloko, narila, pinalayas ko ngayon. Naalala niya, at least kahit paano, mabait si tatay. Tay, pwede ba parang ano na lang ako, si, ano, wala kaming ano kasi dito eh. Wala kaming utosan. Unari, ganun lang, tay, kahit wag mo na akong bigyan ng, huwag na akong pag-aralin, makainin mo lang ako. Ako maglilinis dyan, lagi. Di ba nagpakababa siya? Ganun po ang pagpapakababa. Amen? Hindi yung mayabang ka pa. Mas no! Ano? Pag ano ko, nag-backslide ako ng dalawang taong, pag gusto ko, pag balik ko dyan, may red carpet dyan, ha? Papalakpakan natin si Backslider. Huwag ka mag-expect ng gano'n. Amen? Mahirap eh. Nagpakababa siya, kaya makikita natin later. Okay, next time, ang gusto ko lang sabihin dito, kailangan, pag backslider ka, ligtas ka pa rin, pero carnal ka, ihiwalay ka, masama yun, wala ka security, mahirap ka, pero may pag-asa ka pa. Ngayon, kailangan mo ng humility at saka repentance. Okay? Kung ano yung saan ka nagkamali, alisin mo yun. Amen? Kaya ngayon, verse 20, sabi, and he arose and came to his father, but when he was yet a great away. So, bumalik na siya. Salamat. Yan ang gagawin natin, ha? Pag nag-backslide, balik lang. Naihiya ako, balik lang. May sasabi, balik lang. Amen? Kaya sabi nyo, bumalik siya eh. Kailangan mong bumalik, hindi ka pwedeng hindi bumalik. Eh sabi dyan, kaya ang ganda dito, sige bumalik siguro, paano maglakad yun, nahihiya pa yun eh, layo nun. Eh wala na siya papasahin siguro din, naglakad siya, bumalik. Mahirap mang bumalik sa Panginoon, balik lang, amen? Ito maganda dito, nakita siya, ibig sabihin, inaabangan pala siya. Alam niyo yung tatay natin sa langit, ganun yan eh. Pag nag-backslide ka, nakaabang. Yung pastor nyo rin, kinakamusta ka palagi. Kahit matagal ka na nag-backslide, alam ko pa rin kwento sa buhay mo. Naalam ko yun. Eh sabi dyan, he had confession, sabi, nakita siya, tumakbo pa siya, at siya ay in-embrace at hinalikan, okay? So, ang saya, di ba? Ganun lang pala. Ibig sabihin, iniisip mo na sampalin ka ba? Ano? Ito ka ba? Ano? Ah. Ano? Ano? Ano ngayon? Ano? Kasi gano'ng iniisip natin kasi nga, yun ang deserve mo. Pero alam niyo ba, kung bumalik dito si, ano, si ano nga, si Jamie, nabuntis maaga, kung nari. Alam niyo ba, welcome pa rin naman kayo eh. Kayo lang yung come to terms with the church, with the pastor. Amen? Mag-ayos ka lang, hindi yung mayabang ka. Pero pag bumalik ka, welcome ka. Ganyan tayo sa Panginoon. Amen? So, lalo sa Panginoon, kasi mahal ka niya. Alam niyo ba yun? Anak ng Diyos, mahal niya. Eh, makulit. Kapaluin ka, pero mahal ka pa rin. Atindihan niyo ba yung pag-ibig? Baka hindi niyo pa alam. Alamin niyo na. Pag mahal ka niyan. Ngayon, paano mo nga malalaman? Bumalik ka. Magtiwala ka.
Hindi yung, eh, wag na, bahala na. Adik-adik na ako dito. Kailangan bumalik. At sabi dito sa 9, sabi dito, sabi niya, and the son said unto him, Father, I have sinned against heaven, and in thy sight, and I am no more worthy to be called the son. So, andun na yung humility, di ba? Kung ano yung naisip niya dati, sinabi lang niya, huwag mo na akong gawing anak, doon na lang ako. Sabi niya, but the father said to his son, but bring forth the best robe, and put in him, a ring in his hand, shoes in his feet. Ano sabi niya? Ibig sabihin, welcome talaga siya. Hindi lang welcome, tuwan-tuwa yung kanyang, yung tatay, amen. Imagine nyo yung sarili nyo, nag-backslide kayo. Huwag naman. Pero imagine nyo, sakaling mangyari yun. Kasi, nalo kong sino, na-inlove ka kung kanino, na-bola ka kung sino, diba? Binigyan ka ng isang sakong bigas ng iglesia ni Manalo. Sige, dyan na kami. Naisip mo si Pastor, magkita, loko-loko to. Kaya may bigas eh. Isang taong kasinupla yan. Balik ka lang, amen? Matutuwa ako. Pero aasarin kita ng konti. Diba? Para hindi ka rin gayahin ng iba. Amen? Kasi sabi nyo, welcome na welcome pala siya. Ganun pala yun. Doon mo matupatunayan ngayon na mahal ka ng Diyos. Amen? Di pa tayo tapos. Number 2 pa. So number 1 again, consider ligtas pa rin, carnal, isolated, pero walang security, mahirap. Pero may pag-asa pa. Still hope. Number 7, kailangan mo ng humility, repentance. Kailangan bumalik at welcome ka naman. So second to the last, ganito, sa 26. Alam niyo nangyari kanina, salamat. Hindi basta-basta yun. Pag bumalik ka na, may conflict pa rin kasi makikita ka nung ano. Kasi si Jamie ulit, kunwari lang. Hindi umalis si Ma'am Joan dito, si Jana hindi umalis. Pero si Jamie, umalis, di ba? Hindi, welcome, Jamie, salamat. Si Jana ngayon, anong welcome? Ako nga, gusto ko rin lumandi, pero mali eh. Di ba? Kasi welcome lang. Kaya nangyari dito, naggalit po yung kapatid. Okay? So excited din siguro siya, kaso hindi pwede yun, ma. Lugi. Yung sabi dito, nabasa natin kanina, hindi ko nababasahin, ha? Pero sabi dito, kaya verse number 26, sabi dyan, kayo nga magbasa, ready, go. Ay, sorry, sorry. Bakit 26? 28, okay, ready, go. And he was angry and would not go in. Therefore, came his father out and yun, ang problema. Okay na, ibabalik, yes. Hindi basta-basta. Una, may problema yung kapatid mo. May problema yung pastor mo. Kasi makikita ka, di ba yun yung ganyan? Hindi, magagaling nga yung ano, na si Jana na, di ba? Pastor, doon na siya sa iba. Ang nakikita ko siya, nangyari po sa amin yan, kasi mayroong kwento-kwento, babaero daw, eh nagpastor pa. Eh yung niloko, pastor, habang nakikinig ko yung ano, yung pass namin, niloko ko niyan eh. Hindi naman bandang huli, umalis na lang sa church, hindi naman kailangan. So nagka-problema siya, nagka-problema yung kapatid, nagka-problema pa si pastor. So ganyan po yan, pero again, welcome, pag sinabing welcome, welcome. Pero hindi may iwasan may problema. Kasi may kalokohan, may kasalanan eh. Kaya sabi dito, kaya point number 10 can have difficulty to be received back. Mahirap, problema yung iba. Okay? Hindi na ako babalik, kaya huwag naman, mas maganda bumalik ka. May problema, ayusin natin. Amen? Hindi agad-agad yan. Hindi agad-agad, pero may pag-asa. Hindi agad-agad. So si pastor, well, ano yan? Trabaho talaga yan ang pastor eh. Ibig sabihin na ni-deal niya yan. Amen? Ang problema ngayon, yung mga kapatid. Yan ang gagawin mo, parang yung ating restoration na preaching, di ba? Ang ginawa ni pastor, yung ano, hinimas-himas niya. Okay? May ginalaman to sa last, no? Patawarin mo yung kapatid mo. Hindi! Patawarin mo yung kapatid. Ha? Ang hirap nun. Huwag ikaw yung tatay. Ikaw yung pasto, di... Nagkamali yung kapatid. Patawarin mo. Okay na lang yun! Huwag nakakita yung ganyan. Experience na Diyos ang ano, tindi.
maapektado yung maraming tao. E paano pa kayo magiging ano niyan, di ba? Pag nag-stay ka talaga, gusto mo ma-restore, salamat, kaso ang hirap. Kaya hindi na sinabi dito, pero gusto ko lang sabihin, mahirap yan. Pero welcome, okay? Tapusin na natin. Kaso gusto ko sana 11:30. Sige, ilang minutes na ba dyan? Wait nyo na. Wala pa pala eh. Nagdagan pa natin. Hindi, ganito. Basahin natin dito, ano nangyari? So, pag sinabi entreat, sige na, tanggapin mo na. Siguro may mali din yung tatay dito, pero natuwa kasi siya eh. Alam nyo ba, ganyan yan. Kaya iniisip na katulad yan. Nabagit ko sa inyo, last time din gusto pumunta dito. Talagang hindi ako nakatulog nun eh. Iniisip ko, kasi may mga binabanggit si pastor dating ganyan. Yan, pinag-uusapan nila paulit-ulit, binabanggit sa preaching, sa pulpit. Namang ano ba lang, isip-isip ko lang natin pag-usapan yun. Kaso, kailangan nga eh. Gustong ma-restore. Importante sa atin yun. Na trabaho po natin yun, di ba? Naalala niyo yung preaching din. Trabaho natin yun eh. Na i-restore siya. Kung pwede pa. At gagawin niya namin yung tama. Trabaho natin yun. Therefore, gagawin natin. Mahirap man o hindi. Pero, yan ito, nilabas niya pa eh. Di ba nag-party-party na siya? Asa may isang anak? Ando sa labas. Pumasok. Labas ngayon, sa halip na kompleto na yung kasiyahan ng tatay, inuntahan niya pa yung isa. Nakita niya yung hirap maging tatay, no? So, kinausap niya pa doon, igaganyan-ganyan pa yung dadabog. Ito na. Matagal natin na korte. Yung mga ano naman, bakit kailangan mo intindihin yung ano, isa? Nais, sa case natin si Jamie, kay Jana. Ito yung mga sabihin sa'yo. And he answering to his sinagot pa yung tatay. Ba't ayaw mo pa? Ang tagal-tagal na natin. Ako, naglingkod sa'yo, tatay. Hindi ako nag-backslide. Ako po, soul winning siya. Naglalandi na siya doon. Ako, soul winning pa rin. Mahaba pa rin yung palda ko siya. Ganyan na. Landi-landi, TikTok. Tapos ako, ano lang. Nakikita niyo ba yun? Kasi di mo man lang akong binigyan ng masakot dito eh. Kasi yung backslider, red carpet pa. Medyo exaggerated po itong kwento na ito, ha. Hindi natin gagawin yun. Pero, imagine mo lang, kunwari nga, si, ano, bumalik si Jamie, yung tuwan-tuwa si pastor, talagang ngiti. Tapos, si John, hindi mo ako, pastor, hindi mo ako sinabihan na, ano, salamat kay Jana na nagtapat ng ilang taon. Hindi mo ako sinabihan ng ganun, pastor, eh. So, galit siya dito, di ba? Yan na nga, sinabi. So, ito yung tandaan nyo. Pag kayo nag-backslide, tapos bumalik kayo. Masaya si pastor, pero yung mga kapatid, asahan nyo, may masasabi yan. Amen? Iisa-isahin nyo yan, kasi ramdam nyo yun. Nagpakatapat siya, tapos ikaw hindi. Kaya, inisa-isa dito eh. Lungo-lungo yan ang kapatid natin eh. Kapatid ko eh. Diba? Kaya nabanggit dito kanina, hindi sinabi yung Carlos sa umpisa, diba? Pero ngayon dito nabanggit. Sinabi ko lang kasi alam ko yung kwento. Naglandi-landi yan eh. Tapos pag-party-party tayo. Yan. O, dito na tayo sa last point. Last point. Ano yung mga pag-backslider? Ano yung mga yun? Una, ligtas pa rin yan. Pag ligtas, ligtas, once save, always save. Pero carnal yan, isolated. Walang security, mahirap, miserable. Pero may pag-asa. Kailangan lang magpakababa. Amen? Pakababa kayo kung sakaling dumating sa inyo, pakababa. Balik sa Diyos, welcome to go back. And then, mahirap tanggapin. Ngayon, ito yung maganda. Basta unfair talaga, unfair. Hindi, actually, in-explain dito, sabi dito, and he said to his son, thou art ever with me. Itong mga nagtapat sa Diyos, matapat, masipag, hindi nag-backslide. Sabi niya, and all I have is thine. Na Tagalog, lahat ng sakin sa'yo. Ano bang meron ng Diyos? Yung kanina, bandang ulit, hindi, kabaliktaran ng carnal, syempre, spiritual, holy, holiness, isolated, ang kabaliktaran ng, syempre, fellowship, poor and miserable, hindi ka naghihirap, hindi mo naranasan yung hirap na kumain ng ano, may pag-agaw ka sa baboy. Uy, akin yan. Yung baboy na to. Akin na yung pagka, hindi mo naranasan yun, di ba?
Ano pa? Ano na? Medyo pabahay natin, sabi ko, di ba? Luto na ba yan, ay? Oo. Kahapon, di ba nasiraan niya ang sakyan? Hindi na ako sanay mag-commute. Ilang taon na ako hindi ako go-commute, at least bike. E di yan. Isa kaya ako ngayon, hindi ko alam kung magkano na pamasahe. Nagtanong ako, magkano na po pamasahe? E ngayon pala, parang ano nga, may volunteer, may ganun na raw. Ang pamasahe yata, hindi pa naman nagtaas. Kaso bon, maawa na kayo sa amin, 15 na daw. Di ba, ilang 15? Kaso pagpabalik ko nga, nahirapan ako sumakay. Ganun po kasi pag public transport, di ba? Hindi ka pwede mag-demand. E may dala pa akong ganun, nasabit ba? Hindi na rin ako sanay magsumabit. So na-realize ko, medyo may natutunan din ako. Ang hirap! Ang hirap bumalik! Kung kayo pag nag-backslide kayo, ang gaganda, papogi ng mga kasama nyo dito. Maayos manalita. Pag nag-backslide ka, ano, balik ka dun. Palamura. Diba? Vengeful. Mga ganyan yan eh. Mga unbeliever. Hindi pwede pa kayusapan yan. Diba? Gusto nyo ba yung backslide? Anong gusto ko sabihin sa ano? Yun yan. Ipag-agawang pa ako dun. Banda mo, naglakad na rin ako. Ganyan ang maranasan nyo, spiritually. Ang hirap. Yung mga dati mong tinetake advantage, okay? Sarap naman sa church, yung libre pang pagkain, libreng sakay, papogi ng kasama ko, naganda, maayos magsalita, mamimiss mo yun. Okay? At sabi dyan, it was meet that we should make merry and be glad. Amen? Kahit naglandi yung kapatid mo, sorry, huwag gagawin yun, eh. Unari lang. Huwag ka naman, no? Amen? Naranasan niyo yung pangit na buhay, na sabi dito, dapat lang tayo magsaya kasi ang focus ng church, ano? Masaya tayo ng mga tao na sumasamba sa Diyos din. At yung hindi sila mawalay sa Diyos at sa church, amen? Kaya sabi dyan, itong kinumpara yung kapatid niya sa paong namatay na yan, eh. Pero ngayon, bumalik, salamat sa Diyos. At nakita siya ulit. Kahapon, yung nanay niya, no, sabi, ang hirap hanapin naman kasi wala cellphone. Hinihintay, salamat, naghintay sila. Ang hirap nun, di ba? Sino may hinahanap ko rin last time? Ang hirap nung ganun. Pero pag nakita, ay salamat, nakita ko na. Nag-text daw yung ate mo sa kapitbahay nyo na nakita yung nanay mo na ando na. Ay, salamat. Salamat sa Panginoon. Pag nakita mo na, huwag nang pakawalan. Oh, binigay instruction, oh, ganitong oras, ganyan. Ah, ganyan. Oh, sige. Pag nakita mo na, kumari, salamat sa Panginoon, nagbalik. Kumari, si Jamie nga, gano'n. Ay, salamat, nagbalik na. Huwag na natin ngayon alagaan na natin kasi iba pala, medyo mahinang Kristiyano pala. Alalayan muna kaysa naman mawala na naman. Amen? Amen. Matapos na. So kaya ang point number 11, last. Mas maganda hindi ka na mag-backslide kasi mga nabanggit na ito kanina is mas maganda yun sa'yo, di ba? Mas maganda na yun na hindi ka na maranasan yung makipag-agawan sa hayop, na mapahiya. Yan ba siya, no? Yan ba siya, no? Ganyan dati yan, eh. Alam nyo ba yun? Ang hirap mo na ngayon kumuha ng kaibigan sa church, di ba? Ano pa? Ngayon, again, may pag-asa. Lalo na pag yung mga kapatid mo na-instruct at magaling din yung basto. Tapos, pero hindi madali. Amen? So, kaya, last. So, conclusion na. Ano? Let us understand how miserable to be backslidden. Amen? Ang hirap mag-backslide. Huwag ka na mag-backslide. Gawin mo na lang parang yung kaninang blessing sa mga nagtapat, kasama niya, hindi siya nawala, hindi siya na peligro. Ganun ang gawin natin, amen, spiritually. Kahit mahirap yan, mahirap, napahiya ako, nag-soul winning ako, tapos binastos ako. Pagkatapos mo na, ikukwento mo doon, ako, meron kami Facebook group, ganun eh. Kasi kami sa ang hirap mag-soul winning, kaya yung mga soul winner, pag napapahiya sila, nagkukwento lang sila doon sa ano, tawa na yung mga pero nasang ko rin yan. Isipin, minsan mahirap. Amen?
Pag kinuwento mo yun doon sa ano, ay, okay lang yun. Naranasan ko rin yun. Ah, okay. So, hindi kayo tipong parang walang pag-asa at hindi na ako babalik dyan. Yun ako soul winning. Gusto mo ulit. Amen. Amen. At yung huwag natin kakalimutan, yung gusto ko talaga point doon, ang Panginoon ay mapagpatawad. Balik ka lang sa Diyos. Basta balik sa Diyos, ah, hindi yung ano, nagyayabang ka pa. Amen? Sige, gutom na kayo eh. Yung mensahe kasi, anong title ulit? I perish with hunger. Huwag ka nang mag-backslide. Maranasan mo yung kumukulo yung tiyan mo. Ako, naranasan ko dati yan kasi nga, nag-ano naman ako, nag dito fasting yung ano, para pumayat. Ang sakit sana sa ulo pala yun. Ang sakit sa ulo, pwede tubig. Eh, guto. Ang sakit sa ulo. Gusto mo maranasan yun spiritually? Isang tingin na sa'yo, hina mo. Eh, hina mo naman talaga eh. Paano ka pa mag-recover? Tinutulungan ka na. Pag may tumulong ito, pag kayo nire-restore, nag-backslide kayo, pero magpasalamat ka na sa Diyos. Amen? Hindi na yung, uyabang ka pa. Pastor, wala yan. Okay, let's pray. Lord, maraming salamat sa aming sayang ngayon. Pagamat yung iba to, wala at hindi na rin nag-message. I pray na maging effective sa amin yung mga nag-backslide, Panginoon. At least, alam pala namin na kayo forgiving and welcoming, Panginoon. Napakabuti niyo, Panginoon. Mapagmahal kayo, nakakaunawa kayo. And therefore, pag sakaling dumating kayo sa ganyang time, kami lang po yung nag-backslide, Panginoon, kailangan bumalik. At bumalik kami, knowing, Panginoon, na kayo po i-welcome. Welcome kami sa inyo. Sa church man, medyo mahirap. Gagawa rin kayo ng paraan. Sa Bible lang po yan kung paano i-restore, kapatid. So, yung mga hindi pa nag-backslide, Panginoon, pray na maging matalino sila. Sila po hindi na mag-backslide, Panginoon, maranasan yung mga masamang experiences sa buhay na napaka-laki ng chance, Panginoon, na sila po yung mapahamak. So, I pray na kayo pong gagabay sa amin, maging sensitive kami sa inyong leading, sa inyong paggabay, Panginoon, at sa kasalanan, Panginoon, na ikaw po'y lalayo ng gusto. Hindi na namin desire na subukan. So, kayo pong malalati. At mas din po kami kakainin. Nasa lahat po dito, Lord. Medyo nagutom ko. Pero makita namin din. Lesson din dito, Panginoon. Andun yung restoration. Parang pagkain. After kami nagutom, masarap po at refreshing, Panginoon. So, yun lamang po, Lord. Panginoon, gagabay ng bawat isa. Bagyo kami ang hapon. Yun lamang po, Lord. In Jesus' name, pray.